sandigan, karamay ka sa pagsulong ng ating inang bayan. Bawat tahan ay may liwanag sa pag-ibig mong laan. Walang talo, laging wagi, wagi ka. Maraming taong may taglay na talino at talento, subalit hindi nagtatagumpay dahil sa kahinaan ng loob. Hindi pa man sinusubukan ang isang bagay, puro masamang pangitain at kahihinatnan na ang nasa isipan. Ito'y salungat sa katangi ang taglay ng ating waging panauhin sa gabing ito. Sapagkat bukod sa talino at talento, lakas ng loob ang naging puhunan niya upang magtagumpay sa kanyang karera sa buhay. Ang lakas ng loob ding ito ang nagbigay ng magandang bukas sa maraming taong kanyang binigyan ng lingap. Mga giliw kong manunood ng programang Wagi, ating kilalanin si Professor Elvira Galang. Uminog ang mundo ng musmus na si Elvis sa Kalumpit, isang maliit na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Sa maliit na mundo ring ito nahabi ang kanyang mga pangarap kung saan ang edukasyon ng kanyang tanging tulay na binuo upang makamit ang hinahangad sa buhay. Hindi lang, nalilimutan na niya yung sarili niya, yung pamilya niya halos. Talaga yung time niya masyadong occupied sa pagtulong, sa pagtuturo. Isipin mo, tuturo siya TUP, BSU, yung Kalumpit Institute, tapos sa mga bata, tapos yung kung saan sa kami pumupunta, nagle-lecture, yung advocacy namin, magkakasama, remote areas, mga schools, institution, mga outside Metro Manila. Talaga yung advocacy namin, yung laban namin, talagang hindi namin mabitiwan. So, nasiya yung superwoman. Nakita ko lang sa kanya kung paano niya i-empower ang isang tao. Hindi lang sa mga estudyante niya, kung hindi, halos lahat ng taong makasalamuhan niya. Binibigyan niya kami ng pagkakataong may bahagi ito sa komunidad. Hi ma'am, magandang gabi. Kumusta po kayo? Mabuti naman, Sonia. Magandang gabi rin. At ano pong itatawag ko sa inyo, ma'am? Yung komportable po kayo? Kailangan ko ba kayong tawaging profesor? No, just call me Elvie. Nung binabasa ko yung inyong CV, nakita ko na talagang mula nung kabataan nyo pa, masyado kayong parang nakatuon sa edukasyon. Oo, kasi siguro dahil sa impluensya ng aking ina. Ang aking ina ay isang teacher, grade 1 teacher for so many years. So siguro dahil sa nakita naming nagawa niya sa kanyang impluensya sa amin, kaming tatlong magkakapatid na babae ay naging teachers. At ang mother niyo ay si Rosenda ang pangalan. Ang pangalan niya ay Serenidad Galang. Teka, yung Rosendo. Yung Rosendo yung tatay, niyo. Tatay ko. Napagbaligtad ko. Pero pumanaw ng inyong ina. Pumanaw na nga siya noong 2007. Ang naiwan sa amin ay ang aking ama na 82 years old na. 82 years old At kayo ay talagang taga Kalumpit, Bulacan. Taga tubong Kalumpit, Bulacan kami talaga. Pati yung magulang mo. Ang magulang ko doon din ang galing. At doon din sila nagkakilala kung gano'n. Doon din sila nagkakilala. Doon din ako pinanganak. Doon ka rin lumaki. Doon din ako lumaki. Noon na lamang nag-aaral na lang sa iba't ibang lugar. Oo. Doon ka lumayo sa Kalumpit. Lumayo ako. Nagpunta ako sa ibang bansa. Pero nagbalik din ako at naka-base na ako dito sa Bulacan. Elvie o Ma'am Elvie? Elvie na lang. Alam mo, doon sa nabasa ko na kwento tungkol sa iyo, may katapangan ng loob mo. Malakas daw ang loob mo. Dahil at an early age, you decided to leave the country para mag-aral at the same time maghanap buhay. Pero bago natin puntahan yon, nag-aral ka ng elementary at high school sa Bulacan. Yes. But you pursued your studies sa kolehiyo sa University of the Philippines. Yes, sa University of the Philippines. Ang pagkamit sa inaasam na diploma at karangalan ay halos maantala pa. Alamin natin kung bakit at kung paano siya lumabas sa kanyang maliit na mundo. Kasi panahon ng martial law yan. Panahon ng martial law, kami yung tinatawag na martial law babies. That's right. Bakit
bakit mo naisip na sa UP ka mag-aaral despite the situation nung panahon na yun? Kasi parang nung panahon na yun, walang magulang na gustong papag-aralin yung mga anak nila sa UP. Dahil nga, syempre, yung reputasyon ng UP nung mga panahon na yun. Masyadong aktivista. Aktivista, mga rebelde, di ba? Ang mga magulang ko kasi ay open-minded. Talagang gusto nila makarating ang kanilang mga anak sa UP. Meron din naman akong ibang pinag-applyan noon. Pero syempre, ang pag nakapasa sa UP, doon ka pupunta. Doon naman. Saka prestihyo yun eh, di ba? Isang honor sa magulang at lalo na sa'yo, hindi ba? Yes, that's right. Sa mga nakagisnang gawi sa pamilya, sumibol ang masiding hangad ni Elvie na patunayan at ipaglaban ang pantay na karapatan ng mga kababaihan at sinimulan niya ito sa kanyang sarili. Tatlong babae lang ba kayo? Tatlong babae kami. Yung panganay namin ay lalaki. Ah, panganay lalaki. Sa apat lalaki. Kami. Di ba kawawa yung lalaki pag makapatid po ang babae? Buti na lang. At panganay siya. So, medyo naiingit nga kami sa kanya dahil siya ay iba ang treatment sa kanya. Siyempre, ng pamilya dahil iisa lang siyang lalaki. I see. Siguro doon din nagsimula yung aking advocacy sa women empowerment. Oh, nabuhay yung feminism. doon nabuhay. Because how, anong mga panahon na yun talagang sa loob ng pamilya, hindi ba? Lalo na dito, halimbawa sa amin, dito sa lalawigan ng Pampanga, masyadong iba ang trato sa lalaki, yes. Parang sa inyo totoo yun. Dito. Kahit totoo sa inyo, yun. Ganun? Kahit sa mga Tagalog, sa taga Bulacan, ang kuya ay parang pangalawang ama yan. Na kung anong sabihin, ay susundin mo. Nagkataon na siya nga ang panganay, pero okay rin naman ang pagpapalaki sa kanya. Pero bakit parang sabi mo nga kanina, parang doon nabuhay yung feminismo mo kasi nga doon sa nakita mo treatment kasi nga, sa brother. Kasi nakita ko ang treatment sa brother ko na pwedeng meron siyang gawin na hindi namin pwedeng gawin. Ah, stricto sa inyo. Stricto. Pag nanonood kami ng TV, pwede niyang ibahin basta pag ilalagay sa basketball. Oo nga, tama yun. Sa boxing. O, parang tatay talaga. Oo. Hindi ba yung tatay ganon? Oo, ganon. Kahit na gusto niyo yung pinapanood yung telenovela, kapag sinabi niyang lipat yan sa basketball, wala ka magagawa. Kaya nung lumaki ako, ay bumili ako lang maraming TV. Parang ako. Pareho tayo ng sekreto. Oo. We share that experience. Ah, really? Oo, kasi ganun nga din ang pakiramdam ko noon nung bata ako na bakit ba pag yung kapatid ko lalaki pag nilipat niya yung tatay okay ko lang. Pag kami hindi nung lumaki nga ako bumili rin ako maraming TV. Anyway, naku, nakakatuwa ito pinag-uusapan natin. Yung dalawa mong kapatid na babae naman, kumusta sila? Okay din. Yung sumunod sa akin ay naging teacher din. Siya ay magna cum laude sa UST. So, magaling din siya sa pag-aaral. Yung bunso namin ay music teacher. Ang kuya ko naman ay kumuha ng law at siya ay awardee rin. Dangal ng Lipi Award. Siya lamang ang nagkaroon ng award sa customs. Talaga? Oo. At kumusta ang pagpapalaki sa inyo? Ang mga magulang niyo ay stricto nung kayo nag-aaral pa? Kasi lahat kayo halos, lahat kayo nagtapos ng pag-aaral. Mga professional kayong lahat. Oo. Ang mga magulang namin ay mahihirap nung panahon na kami ay mga bata. Kaya ang mother ko ay malaki na kami nung nagtuloy siya ng pag-aaral ng college. Ah, talaga? Oo, malaki na kami siguro nasa grade 4 na ako nung nakita ko nag-aaral ng mother ko. Tapos natapos siya. Siya ay working mother. Habang pag hindi siya nag-aaral, nagtitinda siya. At ganun din ang pinagawa niya sa aming mga anak. So nagtinda kami, naglalako kami sa neighborhood, may sunong-sunong kaming bilao, kung ano-ano yung mga tinitinda namin. At pinalaki kami na very simple na mga tao.